Kalang Buwan, dalap na sa kaoras na programa. Maghatod kaninyo sa mga katikaran, may kalabutan sa Kalang Buwan, dili lamang sa komunidad, apan sa kinatibukan. Kalang Buwan, dalap na. Isang magandang araw po sa ating mga manonood dito sa Kalang Buwan, dalap na. Tayo po ay napapanood sa Sky Cable Channel 53 tuwing alas 8:30 ng gabi. Napapanood din po tayo sa PTV 11 tuwing alas 9 ng umaga. Yan po ay Lunes hanggang Sabado. At tayo ay mapapakinggan sa DXGM Super Radio tuwing Sabado alas 7 ng gabi. Ito po ang inyong lingkod, si Ber Bermudez. At para sa edisyong ito ng Kalang Buwan Dalatanan, ang focus po natin ay mga barangay sa Davao City. Meron po tayong kasamang dalawang barangay kapitan para pag-usapan ng kani-kanilang barangay at ang mga iba pang issues na nakaka-apekto sa ating mga barangay. Sa una pong segment ng ating Kalang Buwan Dalatanan, ang una nating makakasama ay ang ama ng Barangay 9A sa downtown Davao City. Walang iba po kundi si Kapitan Tata Liubit. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Magandang araw din sa iyo, Sir Bermudez. First time mo sa Kalang Buwan Dalatanan? Yeah, first time ko po dito ngayon. Pero madalas kitang nakikita sa mga TV news, sa TV Patrol, napapakinggan din kita sa radio. So hindi baguhan si Kapitan sa media. Dala na din yun sa ano, Sir. Kasama na din yun sa mga accomplishment na may nag-ano ng mga reports ganyan. Kaya minsan nakikita tayo sa TV. Mga sa ating mga manonood, ang Kalang Buwan Dalatanan ngayon ay meron tayong tatlong segment. So una nating pag-uusapan ang Barangay 9A, kasama nga natin ang si Barangay Kapitan Tata Liubit. Sa ikalawang segment po susunod dito, makakasama po natin ang Barangay Kapitan ng Balyok. Makikilala niyo po siya mamaya. At sa ikatlo pong segment, sama-sama na po kami para talakayin ang mga issues na nakaka-apekto sa ating mga barangay. Unang tanong ko sa iyo, Kapitan Liubit, gaano na ba kayo katagal naninilbihan sa Barangay 9A? So, well, actually, sir, since nung 2006, naging barangay tanod po ako. Tanod? Years, so, sugod ka, tanod? Yeah, barangay tanod. 4 years ako hanggang 2009. Then, coming election na yun, kaya pinatakbo ako ng barangay kagawad. Uh-huh. So, nagkachamba na sa awa ng Diyos. So, mm-hmm. naging barangay kagawad tayo for one term. Mm-hmm. That is 2010 up to 2013. Okay. Then, pagka 2013, kianuhan tayo ng mga tao na patakbuhin ng barangay captain. So, yun na po yung pinakauna kong term as barangay captain hanggang 2017. So, ang nakatubang ni mo itong unang dagan ni mo sa pagkakapitan, katong incumbent, kanang naglingkod? Isang kagawad na pinatakbo din nila laban sa akin. So, naswertehan naman na tayo yung nanalo. Then, on the last election, tumakbo tayo ulit. So, yun na yung dating barangay captain yung kalaban natin. So, kung tama pagsabot na ako, second term ni mo ni Captain? Yeah, pang second term ko na ito ngayon. So, yung last election, ang nakatubang ni mo, Yung ex-kapitan natin. Ex-kapitan. Malaki ba yung lamang, maliit? Sa ngayon, parang mas lumamang ako na lalo nung siya So, siguro na ng mga tao na maganda yung mga nagawa natin sa barangay. Tsaka siguro kailangan pa nila tayo. Kaya parang pinakita nila yung suporta nila sa atin, kaya tayo nanalo. Hindi pa naman matagal yung election na yun. Siguro magandang gawin tong chance na to para pasalamatan mo yung mga bumoto sa'yo, yung nagtiwala ulit. Usapin mo yung mga kabarangay mo, Kap. Yeah, okay. Sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa lahat ng mga barangay constituents sa amin sa barangay, yun nga, sabi ko sa inyo, na nagsuporta kayo sa akin or hindi, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo sa naging resulta naman ng election. Tsaka sabi ko na gagawin ko lahat para sa inyo, tsaka lalo na yung security, seguridad ng barangay, tsaka sikapin ko lahat na maibigay sa inyo yung mga pangangailangan nyo at ang tulong na kaya namin iabot para sa lahat ng constituents namin sa barangay na ini. Yung Tata ng Liubit, nickname ni mo na? Nickname ko po yung Tata. Ano ba legal name niya? Roderico. Roderico Liubit. Yun po ang kabuhayan. Si Roderico Liubit, ano po ba ang naging background nyo sa edukasyon? Nagtapos po ako yung political science sa UM. Nagplano ka mag-abogado? sa akin din naghinto ako nung nag-graduate ako ng Pulsay. Naano din ako ng ilang years sa yung pagmumotocross. So hindi ko na inaasahan din na makarating ako dito ngayon, naging maging barangay captain. So yung hilig na din talaga ako yung tumutulong, lalo na yung sa mga peace and order related doon na mga cases.
Kaya siguro napagkatiwalaan tayo, naging barangay Tanod, naging Kagawad, hanggang naging barangay captain tayo ngayon. So din pa rin ako nakapokus sa legacy ko na din kasi yung peace and order. Pero yung bata po kayo, inisip nyo ba na mapapasok kayo sa politika? Mukhang hindi. Mukhang abogado yata ang nasa isip nyo. No? May ambisyon din ako sa na ganun, sir. Pero siguro hindi. Parang God's will na dito ako pagtulakan na malagay sa posisyon ng barangay captain. So silbihan ang mga constituents namin sa barangay being a public servant. Kapitan, para doon sa mga hindi familiar dyan sa barangay 9A dito sa Davao City, saan ba yan makikita yung barangay 9A? Yeah, ang mga landmark na nagpalibot sa barangay 9A? Yeah, ang ano talaga ng barangay 9A is Camus. Dito tayo sa may Quirino, start from Quirino. Mm-hmm. Diretso yan dito sa may Iftores, yung Mabini tsaka Lupisaina. Yun yung mga sa may Central Bank? Dito na tayo sa may Mabini. Sa may Mabini Street, yun yung boundary namin ng ibang barangay. Ay, yung opisina po ni Congressman Coco Nograles at Carlo Nograles, dyan. Pero dyan sa kanila, sa ibang barangay, nabinaw sila sa ibang barangay. Ah, okay. So, diretso tayo dito sa may Iftores. Daan ng Doña Vicenta, Marfori Heights. Doña Vicenta, dyan naman nakatira si Speaker. Oo nga, yung bahay nila, sir. So left side ng ang Doña Vicenta tsaka Marfori subdivision. Okay. Tuloy diretso doon sa may San Rafael village. Mm-hmm. Hanggang connecting bridge ng Maa tsaka San Rafael. Hanggang connecting bridge. Yung may Muslim area. Dyan. Yeah, yung pati yung Muslim area side pa din sa Barangay 9A po yun. At yan yata yung bahain. Oh, yan yung gideclare namin na flood prone area, yung kabuuan ng San Rafael village. So ang lumalabas tong Barangay 9A ang nakatira dito murag sagol. Medyo delay ka, naglisod. Pamumuhay doon, may mga mayaman, kasi yung mga subdivision, lalo na yung Doña Vicenta tsaka Marfori 1, then may mga tama-tama lang din, yung sa mga Marfori 2, yung banda sa may Tavera, yung may ano din tayo, yung mga squatters na uh-huh. sa atin, yung sa may Camus, dito naman sa may portion ng Tubigon, yung sa Iftores, diretso na doon sa may San Rafael. Hindi ko gusto, Kapitan, maging murag malicious, no? Pero inganang lugar, kanang inganang profile, bitaw, murag problema yata ang nakaw dyan. Kasi may magagandang bahay ang ano mo eh. Ang yeah, dati po, grabe yung nakawan. Parang wala kasi nag-aasikaso siguro. Sabihin natin na kaya sanay na sanay yung mga kriminal na pumupunta dyan na barangay sa amin. Yung isang gabi nga lang may nangyari din dyan yung magnanakaw. Identified ko na din na notorious kasi nga nag-arobing ako paggabi. Gising po tayo para sa security ng mga constituents namin. So kaya familiar po na yung mga naging yung mga kriminal na pabalik-balik na lang. So nagkataon na anuhan sila ng ating mga pulis sa San Pedro. Kaya na disgrasya siya nung isang gabi. Mm. Kaya hindi naman na ikinatuwa natin yung ikanematay nung suspect. Pero sana naman na wag na lang sana dito sa barangay namin kasi madisgrasya talaga sila dito sa amin. Dahil mukhang grabe ang bantay niya. Yeah, higpit na higpit kami sa gwardiya dyan sa lalo na paggabi. Ang susunod kong tanong sa iyo, Kapitan Liubit, no, yung sa barangay mga organization, ilan po ba ang tao nyo dyan? Ilan kayong empleyado? At magkano ba ang income nyo sa barangay niya? Yeah, kung ano sa barangay namin, more or less yung household namin dyan is 7,200. Apa. Yung household. Then yung income namin naman namin diyan, dati yung pag-assume ko ng as barangay captain, nagsimula kami sa 2.3 million yung a year. Per year. Then hanggang nagpataas na pataas sa ngayon at present, nakakuha na kami ng 3.8 million. Mm-hmm. So maganda yung kasi nagadagdag palaki yung sa ira namin. Ang tauhan namin sa barangay, yung mga barangay pangsinaris namin, 67 sila lahat-lahat, including yung mga barangay Tanod, 67. Pork leaders and lupong tagapamayapa. Para sa 7,000 households. Yes. Medyo mahirap. Kulang na. Ang mga logistics nyo, kumusta naman? Kompleto ba tayo sa sasakyan, sa mga, Okay naman. May ginagamit naman tayong disaster vehicle galing sa city. May sidecar tayo yung gibili ng SK natin dati. So yun yung mga ginagamit namin sa pag-roving. Tsaka pag may mga emergency talaga na kailangan na in need talaga, pwede naman natin gina-service natin yung disaster vehicle, maghatid ng pasyente. Mm-hmm. Kung kahit anong incident naman while nagatawag tayo dun sa 911, pero usually ang nangyayari, kasi ako lang man din ang maging driver dyan, mm-hmm.
maano naman natin yung ma-response naman natin agad-agad yung mga nagkakailangan ng mga ano. Ang sabi nyo po, ang income nyo ay 3.8 million? Yeah, at present ngayon. At present, so mga more than 300,000 per month yan. Opo. So paano ba ang release ng ira niyan? Monthly ba yan o paano ba? Yearly po yung ano ng ano niyan, computation. Like sa 2019, wala pa kaming exact figure nung ano sa ira. Ang ginagamit namin ngayon yung 2018. So yun yung ang distribution nun, budget para sa yung utility, yung honorarium. So pag ang computation is 3.8 million, yung 3.8 million, i-deposit sa account nyo yun. Yeah. Ganun ang sistema nyan. Okay. Tapos iba-budget nyo na lang sa buong taon. Oh yeah, sa isang taon dapat may budget ano ka na diyan, allocation intended doon sa like yung mga committees ng ating mga barangay officials, peace and order, the education, ganun, yes, dapat may sweldo nyo pa lang yata, parang kukulangin na. Oo nga. So ang tanong ko, dahil nga hindi malaki yung budget nyo, paano nyo na pipinance yung mga proyekto na binibigay nyo sa mga constituents nyo sa barangay? Saan nyo ba yung kinukuha yung mga project na yan? Mag-rely tayo dun sa BDF natin, yung sa barangay, alone, yung Barangay Development Fund, hindi talaga siya enough para dun ma-cater yung mga problema like mga road concrete things dyan, mga line canals. Saka yung mga so saan nyo kinukuha? Dahil napapansin ko, mukhang inaayos naman yung mga kalye dyan sa barangay nyo. Saan nyo nakukuha yung mga kalye? Buti naman, hindi tayo pinabayaan ni Congressman. Dalawang Congressman natin, si Congressman Carlo Nograles, tsaka sa 1st District, at tsaka si PBA Congressman Coco Nograles. Sila yung pinakamalaking tulong dyan. Kaya nga, makikita mo ngayon, ang laki ng pinagbago ng barangay namin, gi-priority namin dun yung mga road concretings, line canals. May tatlong covered court na ako dyan. Start nung pag-upo ko dyan, may madrasa kami, yung tinatawag na daycare ng sa mga Muslims. Tsaka ang haba ng mga road concreting ko dyan, may ongoing ako dyan, 672 meters nga na ano, i-budgetan namin ng 3.5. Then renovation ng barangay hall natin, binigyan tayo ng 5.5 million ng congressman. Bago lang po yan? Sa 5.5 million para sa barangay hall? Yeah, renovation po yung ano namin. Then ang covered court namin naka fiberglass na, unlike dati na parang na-abandon na yung mga basketball court natin. So ngayon, kumbaga binago natin lahat, ginawa natin ng yung may mga painting na lahat. Saka yung pinakamaganda talaga dun is dati yung problema ng mga constituents namin, yung mga kalsada. So halos sabihin natin mga 80% na yung na-accomplish namin na road concreting dyan, tsaka may mga line canal. Alam naman po ng mga taga Davao, Kapitan ng Nograles, magmula pa kay Speaker Boy Nograles, ang proyekto na development ay priority nila yan. Yes, so ina-expect ko na hindi mahirap lumapit pag may mga priority projects kayo tungkol sa infra. Yung sa city government po, I'm sure tinutulungan din kayo ng city government. Kay Mayor naman, Inday Sara, malaki din ang tulong niya sa amin, yung EDF, yung Annual Development Fund. Opa. So doon namin ginaano din natin yung mga, may list of priority projects kasi ako every year. Opa. Kaya pag may makakuha ako ng mga budgets, so doon ko ginaano yung budget nila na yun, ito ang gagawin na proyekto na naman for this year. So happy na natuwa naman tayo kasi na-accomplish natin dahan-dahan. Saka kahit papano sa tulong ng mga Nograles at sa Duterte. So maganda. Iba nga, sabi nila, nag-ano na daw yung barangay. Malaking pinagbago namin dyan. Like sa mayor din, yung park natin sa Botanical. Bagong tapos lang niya yung park natin. Botanical. So maganda. Kung yung mga bagay na yan na wala dati, so sa ngayon, isa andyan na yan. So parang komportable na din yung mga tao namin dyan, sa lalo-lalo na yung mga constituents namin. Tsaka dami ng mga tao nagabisita. Then ginasabayan din natin, hindi natin ginatantanan yung securities din ng public. Dapat i-provide natin all the time sa kanila. Ay, yung mga senador, Kapitan, pag ngayon, mag-election na naman. So nung maglalapitan na naman itong mga senador na to, nakakahingi ba tayo sa kanila ng tulong para sa mga proyekto? So far sa senador, wala pa akong malala, honestly, na may naabot na tulong dyan. It's only purely local, yung sa mayor.
ang vice natin, saka yung dalawang congressman talaga, yung pinaka ano na, madaming nabibigay ang congressman Nograles, ang Mayor Duterte. But Kapitan, na-mention mo kanina na meron kang list ng priority projects. Ngayon po ba, ano ba ang mga priority ni Kapitan Liubit na proyekto? Yeah, yung sa ano natin kasi, yung Purok 9 saka Purok 10, yun yung gideclared natin na flood-prone area. So ngayon, yung may gina-ask ako sa kanila, yung dike ng Davao River na maayos. Then nag-usap naman kami ng isang staff na ni Congressman Nograles. Bibisitahin nila next week para makita nila yung pinakamalaking problema doon. Kasi yung current kasi ng tubig sa Davao River, yun kasi yung nag-ano ng mga bahay dyan, kaya daming nasira. So kung mailagay man lang yun, I'm sure malaki-laking budget din ang maano talaga doon. May estimate na ba kayo? Magano abutin yung dike na yan? Wala pa naman tayong na-estimate. Magpunta doon yung ano, kasi ano nila yung parang isurvey ng DPWH. So hopefully, pag yun na yung pinaka-ano ko talaga na priority na project para to make safety din doon sa mga constituents natin. Kasi yung Purok 9 saka Purok 10 natin, yun yung mga voting capital. So malalaking household, siguro sabihin natin mga out of 6,700 plus na household, siguro malalaki na mga ang 4,000, 3,000 andyan na, yung dalawang Purok na yan. So dyan nakakonsentrate yung mga naninirahan sa barangay. Yes, so po. Dyan yung pinakadami na households namin, yung mga yung population ng barangay. Halo, may Christian saka yung mga Muslims. So yun yung ginabigyan ko ng attention na sige, sabi ko na sikapin ko na mabigyan kayo ng masulbad natin yung mga problema. Ang sinasabi niyo ho, pag tumataas ang level ng Davao River dito sa Maymaa, no? Yung sa boundary niyo. Boundary. May nagbabaha na itong lugar. Sila kaya yung pinakauna na Puroks namin na affected talaga ng tubig. Namamonitor ko kayo sa Facebook. Pag tumataas na yung tubig, nag-a-announce na kayo. Initiative na po natin. Na mag-evacuate na mga mga naninirahan. Kaya nga, nangyayari dyan, hindi na ako nag-rely minsan ng advice ng disaster. Apo disaster. Ako na nagagawa ng initiative doon na pag ma-monitor namin na yung tubig is sa may Jade Valley na, expected namin yan 45 to 1 hour sa matamaan na kami dyan. Kaya nag-force to evacuate ako ng mga tao, whether they like it or not. Kasi ayoko na mangyari nung nangyari dyan makalawang taon way back 2015 na namatayan kami dyan, na naging biktima dun sa baha. So sa ngayon, cooperate naman ang mga constituents namin. Kasi alam na talaga nila, pag once marinig na nila na nag-ikot na ako doon, advising them na mag-vacate na, nag-cooperate naman. So, Kapitan, asahan natin na yung dike na project nyo, na priority nyo, talagang matugunan na yan para hindi na maging problema yung baha na yan, yung dike na sinasabi nyo. Tanungin ko naman kayo, yung mga problema pang naiwan sa barangay, ano pa ba ang usual nyo na problema ngayon? Sa ngayon, sa peace and order, yung mga theft activities, yung drugs. Pero I'm sure na dati, sabihin natin na nakakuha kami dyan yung tukhang na program ni dati pa kay Bato. Nakaabot kami dyan ng 67 drug personalities. Si Bato, si General de la Rosa. Opo. 67 drug personalities. So sa ngayon naman, as patuloy natin ginamonitor yung sa drugs, siguro iilan na lang yung mga may mga related dyan sa drugs, may drug involvement. So parang may malaki talaga yung pinagbago ng barangay na since nung naging kapitan na tayo, kasi time to time ginapuntahan ko yung mga purok, lalo na paggabi ginabisita ko yan, nag-iikot ako kasama yung mga barangay tanod, saka yun na din yung naging practice ko since naging barangay tanod ako hanggang naging barangay captain. So walang, sabi ko, position lang ang nagbago sa akin, pero yung trabaho ko ganun pa din. Kasi po sa experience nyo, Kapitan, yung mga nahuhuli nyo sa droga, taga dyan sa barangay nyo talaga yung nakatira? May ilan lang sa amin dyan, sir, na taga barangay 9A, constituents. Pero usually yung mga apprehensions ko dyan is mga dayo. Kasi yung lugar kasi namin, yung barangay, kumbaga nasa sindro ng downtown, na may daanan siya papuntang Maa, going to Bangkeruhan. Pag dito ka naman sa kabila, papunta ka na ng Bahada, Buhangin. Kaya yun yung mga usual mahuhuli namin dyan.
bira lang yung mga member ng barangay constituents sa amin na involved sa mga drugs na so usually mga dayo, dayo, dayo talaga yung mga ano. So makulay pala po talaga ang ano barangay 9A, eh, makulay din ang kapitan nila, galing tanod ngayon, barangay captain na siya, second term na nga niya, malay natin, mas tataas pa yan. Pero babalik po mamaya si Kapitan Tata Liubit, makakasama natin, pero bibigyan daan namin ang isa pang kasama natin, isa pa nating bisita na isang barangay captain po, pagkatapos po ng break na ito. Huwag po kayo aalis. Kalambuan, dalat na! What's up, what's up? We are in Davao. Where are we actually? Where are we going? We're going to Tina something. Tina Pai. No, Tina Pai bread. Halaka. Excuse me. The name of the island we're going to? Alicon. It's so relaxing on this boat. I think we're going snorkeling. We're going to go to a different island. We have a lechon. Chilling. Oh shit, his GoPro! He dropped his GoPro. I nearly took part in losing 3 GoPros. I apologize, Antoine. Wait. I'm so near. Absolute paradise. I didn't realize Davao had blue seas and pure white sand. Oh, this is awesome. Kalambuan, dalat na. Nagbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng Kalambuan Dalatanan at dito sa ating ikalawang yugto ay kasama natin ng isa pang barangay captain. Kanina po kasama natin yung nakamaagang nanood sa atin, kasama natin kanina si Kapitan Tata Liubit ng Barangay 98. At para naman sa segment na ito, ang makakasama natin ay ang ama ng Barangay Balyok. Walang iba kundi si Barangay Captain Ricky Iking Liparanon. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Magandang araw po din, sir. Welcome sa Kalambuan Dalatanan. First time din nyo po dito. Yes, sir. Thank you po din, sir. Ano po ba, kumusta po ba ang Barangay Balyok? Okay lang po, sir. Kayo po ay nasa unan yung termino? Opo, sir. First time, so nanalo kayo noong Mayo. Mayo. Sino po ang nakatunggali nyo, nakalaban niya? Kagawad po din, sir. Kagawad din. So, malaki ba lamang o maliit? Mga almost 2,000 boats. Oh, malaki-laki na din yan, di ba? Ilan ba ang botante ng Barangay Balyok? 13,000. So siguro, pares nung binigay kong pagkakataon kay Kapitan Liubit, kausapin nyo yung constituents nyo, Kapitan. Baka gusto nyo magpasalamat via television. Sa tanan nga, taga-Balyok, no, dagang kaig salamat sa inyong suporta na ko atong nang labay nga eleksyon. Sa akong gisaad sa inyo, dili na ko nakalimtan, ako nang ihatag sa inyo, ug kutob sa akong mahimo. Suportaran ako, tamutanan. Kapitan, matanong ko lang, gano'n na po ba kayo katagal na nagsilbi sa Barangay Balyok? Pagsugod na ko da, 2009 as liaison sa barangay. Liaison, o. Liaison. Asa ka na-assign ato? Sa kuan ko sa CMAP o CPAP. So ka ng CMAP, ka ng medical assistance ng City Hall. Okay, financial assistance. Oh, pag sa programa ni Congressman ko po, Carlo Nograles. Carlo Nograles. Mauna itong pag nakaisakit na taga-Barangay Balyok ka,
So sa imo ikaw mutabang, ako mutabang. So manay ano nimo papel nimo sa una. Sa una. So kumusta naman po to? Tingin mo malaki ang naitulong sa inyo ano na yan, trabaho na yan? Siyempre agaan kay kumutabang og ano kana labi ng mga pobre kay isa pud ko ka pobre pud nga pagkatao. Mm-hmm. So mao to nga naimo duol sa barangay nga ana mga yung tabang, hospital bill, medical assistance. So ako gyud naning kamot. Pangunayan yun ako para makatabang ko po sa akong kauban nga isig ka pobre po. Sa tanaw na ako, mawag daghang, ano, daghang kang giatiman itong panahon na, itong layason ka. Daghang na ngayon, tabang. Daghan yun kayo, panahon pa ni speaker. So, na, daghang kayo yun, nagmudol po sa kuha, kaya nakailan na nga ako ang layason. So, mauna nga, dito ko nagsugod. Pero wakan na discourage na magpadayon sa panerbisyo, kayo maglisod man ang trabaho. Wala po. Ako dito, wala ko'y plano sa politika, kundili nahagit lang yun kung, kung nagtabang naman lang kong tao, ako lang yun po'y ipadayon, itising kong dagan pagka kagawad. I'm sure, i-convince ka sa mga, ano niya, mga tao nagpalibot sa'yo mo. Isa po na, nga nakapadasig sa kong dagan tungod sa mga tao, labi na kita akong natabangan, nga dagan, pagkakagawad mo ito. Nidagan ko 2010, so nagdaog ko. 2013 na 2013 ikaduha ka termino na ako kagawad ni daog na sa kuhantod katong kuan katong tuiga. Ano ba ang educational background ni Kapitan Akin Liparanon? High school graduate lang. Hindi naman lang yan, no? But ano, dito ka sa Balyok, dito gagod na tao? Ako dili ko taga Balyok, taga Matinapangi ko. Mm-hmm. Niya, since 1988-89, nagtrabaho ko diya sa Barangay Balyok. Equipment operator. So, diyan ako nakita akong asawa. So, heavy equipment operator sa ito, mga project ng mga gobyerno? Project na sa gobyerno, sa DPWH. Okay. Dito ka na-assign sa Balyok? Na-assign ko sa Balyok. Mo ito, nakita imedya sa akong asawa. Diyan na po ko na ninyo. Ang asawa ni mo ang taga-Balyok? Taga-Balyok. So, pag minyo ni mo, dito na mo nagpuyo. Dito na ako nagpuyo. Huwag ka nang naitabo. Asa ba di kap ang ano, katong sa Dilika familiar ba sa Barangay Balyok? Asa di na makitaan ang Barangay Balyok? Ang Barangay Balyok, kung diri mo moagi sa Puan, sa di pa mo kabot sa Turil Memorial Park, muna na mo ka ng Turil Memorial Park, sakop na sa Barangay Balyok. Mm-hmm. So, makita dyan, dako kayong barangay. Muna ang Barangay Balyok. Mm-hmm. Nami upat ka sa division dya. Bilya Karina, Susana Homes, Makar, o ka ng Rosalina Village 3. Mm-hmm. O napatay kalima ka ng Roja. Pag-diretso ni mo ng dala na, asa na Lahos? Asa na Lahos sa public cemetery to Padulong o Turil. Hmm. Lubugan niya, Turil. Lubugan, Turil na nang tumuyan na. Turil, Lubugan, Turil. Sa una, di pa man na, ano, no? Karoon mo, pag-resibo na kayo. Sa una na, pag-abot na ko, 1989, ang nakasadahan na, kuhan pa na, kangga pa lang kasulod niya. Karoon, pila katuig, abot, 20 size katuig, aba, 30 katuig. Nagwapo na kayo ang balyo karoon. Asinsado na kayo. Asinsado na kayo. Pila ba yung nagpuyo sa Barangay Balyok? Masay population sa Balyok? Ang nagpuyo na sa Barangay Balyok, umabot na mga 13,000. Dako. 13,000 nakakuha na. Ang population ninyo. Kunya ka itong mga gwapo na subdivision diya sa Silong, part na sa Balyok. Part sa Balyok. So murag nagsagol po ang Balyok na na lugar na yung mga dato, na ipod murag na naning kamot. So, ano, hindi na problema? Kanang problema, naamagin ang problema, pero sa among barangay, dili kayo yun siya problema. Mm-hmm. Ay, mga namuyo doon, halos mga buutan man. So, maayo. So, ang barangay structure ni mo, Kapitan, no? Umutan ako, pilay empleyado sa Barangay Balyo? Ang empleyado diha, ang ako ang staff, 15 kabuok, nga pangsyonaris na sa mga 40 kapin. So, mga so 55 bang ang income sa barangay, among ira sa barangay is mga 11 million. So mahulog na 100,000 plus lang kada bulan, no? So murag naglisod yun mo kay 55 na empleyado. 100,000 something ang gibain-bahin niya, bahin-bahin. Nakuhaan pa na ganang kuan sa amo ang senior niya BDF. So mo lagi bahin-bahin na mo ang kanang 11 million. So sulod sa BDF ka ng Barangay Development Fund, halos gamay na lang hulog na mabilin para diha. Kanang 11 million na may mga 2.2 million BDF.
For every year? Every year. Oh, so muna mong gina-project na mo kanang mga lisod yung dalan, road concreting, kanang dili masudlan o kanang mga transit mixer, mga pathways. So muna, diyan na mong gipang kwan. Ipang dapat ang mga kwan kanang 2 million ninyo for barangay development fund. Pero pag mubisita ako sa Balyok, tanaw na ko mo-observer ko, magdaghan man mong project, asa nagikan? Siyempre, pasalamat na po na mo, no, ang ato ang Congressman Carlo Nograles, o Coco Nograles, no, halos tanan-tanan nga proyekto diya, ilahan na tanan na mo, gipangayo. Oo, oh, kasensado na kayo, Balyok, kung tanawon niyo mo, mag-downtown na eh, mag-sentro na. Pero ngayon, natagaan mo diya, o almost 4 kilometers nga farm to market road, road concreting, almost 4 kilometers. So, pila ka lane tong two lanes. Two lanes siya. So 4 kilometers, layo-layo po na. 4 kilometers. Sa so, sudlunon good na ng dalan. Kanang mga nata areas nga na may mga agricultural, na may mga tanong, so naka-benefits, nakapangayo mi sa DE. Nga muna, farm to market road. Kasi product ninyo diya sa agricultural? Sa garan diya, mga mais, lubi, saging, mga prutas. Kanang barangay development fund ka, pangutan ako, kana 2 million man ano, namoy listahan diyan ng priority project. Paano nyo yan ginagawa yung listahan na yan? Naami mga kuan, may mga listing ana mga kuan. Una na mo i-budget na nami mga listahan sa mga areas nga kanang mo lang na tungging kanina nga lisod ka ay masudlan. So mo na gi-budget na mo dito kanang kasagaran road concreting. Lagi na budget na mo dito. Ang experience ninyo sa city government, mutabang mampod ang city ang government? Ang city government, super, nagatabang mampod every year sa mo, naamampod sila gihatag nga, mo na, road concreting, kanang EDF, nag 1 million, every year, naghatag po ang ato ang city. Kangina ng utana ko kang Kapitan Liubit, bahin sa mga senador, sila ba, muhatag ba sila sa Balyok? Super, sa ako na? Ang paglingkod ya sa kagawad, hantod, nakapitan ko wa pa man gyud nagduol na mo diyang senador wa pa pay gihatag diya nga proyekto sa mong barangay eh filing naman gud sa October 11 naman na mudagan mga senador mag ano na pud sila mag promise na pud sila na mahatag sila kaunya mag pagsingilan mag nawala naman ng mga senador. Anyway, kanang problema diha sa Balyok, Kapitan, mangutana kung sa mga common ninyo na ano diha na problema. Kung problema regarding da sa kung barangay kanang naagi ng mga drugs na pa niya do bago lagay minakadakop diha og tulo ka buok unya tanan na pay lang kaso inquest na pay. Sa man user pusher. User pusher. User pusher. Mga bihagod ng puyo sa Balyok. Ang duha na dakpan diha nagpuyo ang isa, dili diha nagpuyo. Dayo lang. Sa tanaw ni mo asa nagikan ng source nila sa ang kanang source regarding sa source wala koy alam diha pero nagamonitor ko kinsay mga kuan diha mga user pusher. Ang Balyok mo rag tanaw na ko mo rag dako na na area. Pila usab na size ng ano ng area ang ng Balyok. Ang Balyok di lang nako makuan pero dako gyud. Dahil na pa man may mga gawa sa kanang mga subdivision ng mga lima kabuok na pa may mga relocation. Dagan-dagan pang relocation. Kanang mga squatter sa downtown nag-transfer diya, yeah, manay gisulti ni mo relocation. Mao na relocation but ni mo pasabot. Oh, na mga relocation diya, gikan diri ang uban sa Pugol. Gibalin da sa Balyok niya na po sa downtown may so wag na yung mga relocation site no na so ang tanod ni mo diha pila pod ka buok akong tanod niya is na pulo ka buok 20 ka buok 20 para sa pitindagahan ng ano kung imog yung sumadawan kulang jud kayo kulang jud kayo kulang jud kayo niya di man pod yung kadadlaw na mo pod yung among tanod kay simple pila ra may